patay na pala siya, hindi man lang siya nagsasabi sa akin. Baka naman hindi niya sinabi sa'yo dahil may ayaw magpasabi. Anong plano niyo ni Jonas? Ha? Ano ba? Ilang beses na kitang pinagpapasensyahan, ha? Inis na inis na ako sa'yo! Hindi naman pala si John ang dapat na binabantayan ko eh, kundi ikaw. Ako naman po talaga may kasalanan. Anong pinagsasabi mo? Lapit ka ng makalaya. Hindi naman ako makakalaya dito eh. Hindi ko na makikita yung mga mahal ko sa buhay. Gulo mo ko gabi. Puli na yun, ha? Wala na akong magagawa kung di-report ka. Hindi ikaw magsasabi sa akin kung anong dapat kong gawin. Unless gusto mong sabihin ko kay Warden na kinasama ko. Alam mo, tuwing nakikialam ka, lumalala ang sitwasyon eh. Imbes na makalaya yan si Isabel, nabubulilyaso pa dahil sa'yo. Hayop ka eh! Plano mo to eh! Ba't may pasaka na naman sa mukha? Sino ba may gawa niyan? Si Benedict na naman ano? Dahil na naman niya kay Isabel. Ikaw, marami kaming pasaka sa katawan ah. Mas mabuti pa nga talaga na nakulong ka dito para kahit papano, magtanda ka. Walang hiya ako. Ang tanging kasalanan ko lang sa'yo. Hindi kita na ipaglaban ng harapan. Huwag kang bibitaw. Habang may buhay, may pag-asa. Kating-kating ka talaga sa fiancé ko eh, no? Insecure ka kasi! Nasalahin niyo pala talaga ang pagiging criminal, no? Peter! Magnanakaw na, Peter! Hey, stop it! Hindi ka nila titigilan kapag alam nilang mahina. Huwag mo sa akin, akong bahala. Sa susunod na lapitan mo ko, kahit hibla lang ng damit mo, hindi lang sampal yung aabutin mo sa akin. Maniniwala ako sa pasampal-sampal niya kay Jonas kanina. Hindi ata ako naging mayora kung wala akong uta. Sige na. Aba! Prenteng-prenteng pagkakaupo ng Reyna ng mga anak ko, Onda. Makaporma ka pa kaya at makapanuklaw kung balatang kita. Away na naman ba, Scarlett? Hindi pa ba sumasakit yung kamay at mukha mo? Ayoko ng away, Isabel. Pero ang dami mo kasing atraso sa akin. Halos araw-araw na lang dumadagdag. Alam mo, sa totoo lang, talo ako dito kasi ako lang ang mababad trip. Pero para mawala ang inis ko, dapat patayin kita. Yan. Diba? Yan. Ha? Hindi mo nakuha ang buhay ko noon. Mas hindi mo makukuha ang buhay ko ngayon. Hoy! Talaga? Humingil kayo! Baka gusto mo yung life sentence, mamagin death sentence. Alam niyo, Mayora, huwag na kayong makisali dito. Kasi ayokong may nasasaktan dahil sa akin. Walang masasaktan dahil hindi kami lalaban. Huh? Alam naman namin na yung mga kakampi mo, Scarlett, binili mo. Eh, kung ganun rin ang naman ang labanan, may offer din kami. Mayora, ayokong bumili ng kakampi. Pero namimigay ka ng tulong, di ba? Jaya, di ba may sakit ang anak mo? Wala kang pabili ng gamot? Ito, tanggapin mo. Kasama na rin dito yung pambili sa inaasam-asam niya manika para sa Pasko. Ito na. Isabel, di ba may naikwento sa'yo si Doris? Doris, diba dati nagkwento ka sa akin tungkol sa anak mo na walang nag-aalaga sa kanya noon. Kaya, alam mo, yun din talaga yung kaba ko para kay Catherine eh. Kaya ito, oh. Plane ticket para makapunta na siya sa Davao sa mga magulang mo at may makasama na siya ngayong Pasko.
Rose? Di ba nakwento mo sa akin dati na yung kapatid mo, parakit-rakit ka para lang paaralin siya? Eto, scholarship grant. Mainit-init pa. Sa'yo na, oh. Huwag kang magkakamaling tanggapin niya. Ah, Nada. Meron ka nandito. Hindi ako interesado. Pati kayo. Kayo, ito. Alam nyo, hindi naman ako galit sa inyo eh. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na kampihan niyo ako. Ang akin lang, sana piliin niyo kung ano yung tama. Alam mo, ikaw buisit ka eh. Ang dami mong alam. Hindi ako titigil hanggat dalawa tayo nag-aagawan ng hangin sa kulungan. Salamat sa ginawa mo, Benedict. Anything for you, Isabel. I hope you don't mind yung paraan ng ginawa ko. Technically, wala naman akong binili, di ba? O sige, papalagpasin ko to dahil nakatulong tayo. Pero, paano mo pala nalaman kung anong mga kailangan nila? I have connections. Alam mo naman yun, di ba? Ano? Kampi na ba sila sa'yo? Hindi ko alam. Pero, ang sinabi ko sa kanila, sundin nila kung ano yung tama. At ikaw yun. Thank you, Tito. Catherine? Oh, gusto mong makausap? Alam mo, Benedict, walang araw na hindi ko siya gustong makausap. Pero huwag na muna ngayon. Pero salamat, ha? Panatag na yung kalooban ko nung nalaman ko na, lalo na nung dumalaw dito si Jonas at sinabi niya sa akin na... What? Pinuntang ka na naman ng gagong yun? Hindi. Papaliwanag ko sa'yo. Hindi. Ako magde-decide kung ano nga ba siya. Gusto... Ang kulit mo rin, ano? Di ba? Binantaan na kita? Di ba? Sinabi ko sa'yo, huwag mo nang lalapitan si Isabel? Mayora, hindi ko siya makontak eh. Teka. Ano naman pwede niyang gawin yung jowa mong yan? Marami. Isa dun yung patayin niya si Jonas. Bilang ang init-init ng dugo niya dun sa tao. Ano ba? Bibilugin mo na naman ang ulo niya tapos sa papahamak mo pa? Kung makikita mo, maski dito. Kung hindi kita kayang palayuin, kamatayan na maglalayo. Ano? Tito Benedict! Tito Benedict! Tito Jonas! Pinagtanggal yung apo ko sa mga bully pero pareho lang po kayo. Hindi na po ba kayo naawa? Alam niyo na nga pong walang hapo yung sakit ng Tito Jonas ko eh. Walo bang sakit? Catherine. Sorry po. No, it's okay. It's about time. Alam kong sasabog ko nakakatago ng sekreto ko. Sige na, pumasok ka na. Mag-uusap lang kami. See ya. Oh, Benedict. Totoo yung sinasabi ni Catherine. May sakit ako sa puso. At pwede akong mamatay. Kapag nangyari yun, mawawalan ka na ng kaaway.
Sabi mo, mamatay ka na. Wala na epekto yan. Wala na ba talagang pag-asa yung sakit mo? Ewan ko. Pero siyempre, umaasa pa rin ako para kay Catherine. Bakit mo pinapaasa si Isabel tapos ilalaglag mo rin lang? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Pinapapatay siya. Kaya ginawa ko lang inuto sa akin. Mas pinili ko kung saan siya pwede mabuhay. Eh, pinapapatay din naman siya ni Scarlett sa kulungan eh. Gusto ko nga sana siya ilipat eh. Kaya lang, sa correctional lang umbagsak niya, sabi ni yung attorney. Di ba ikaw nagpasok sa kanya doon? Sinetap mo siya, di ba? Hindi mo kailangan sagutin yan. Pero mas okay sana kung nakulong siya dahil meron talaga siyang kasalanan. Pero si Isabel, alam ko inosente siya. Kaya dapat siya makalaya. Dahil kailangan pa siya ni Kathy. Well, kapag namatay ka, wala nang mag-aalaga kay Catherine. At si Isabel lang. Ang isang tao nagmamahal kay Catherine. Nang walang katulad. Nagkausap po kami ni Benedict at sabi niya nagkaayos na daw sila ni Jonas. Pero hindi niya sinabi sa akin kung bakit o paano. Bakit parang hindi ka masaya dyan? Siyempre, masaya naman po ako para sa kanila. Pero siyempre, hindi ko naman po naiiwasan na hindi maingkit. Eh kasi sila dun sa labas, nakakaayos na sila. Eh tayo nga dito sa loob. Galit-galit pa rin tayo, ang gulo-gulo. Parang walang chance. Kahit magulo, hindi na maulit ni Scarlett yung plano niya sa'yo. Marami na kaming nasa likod mo, ha? Dadaan muna siya sa amin bago kanya mapatay. Pero paano kung hindi ko mapigilan yung galit ko? Tulad nung nangyari dun sa labahan. Halika dito! Halika dito! Yung ilang beses na kita! Pinagpapasensyahan, ha? Inis na inis na ako sa'yo! Patutong lumbaha! Huwag mo kong iinisin! Paano kung galit-galit ako sa kanya tapos hindi ko na talaga mapigilan? Mamaya makapatay pa ako ng tao nung dahil sa kanya, dahil sa galit ko. Mamaya, pagkatotoo yung binibintang nila sa akin eh. Ayoko talaga maging killer. Tagal na bang wanted tong lalaki na baril? Oo, boss. Maraming kaso yan. Snatching, kidnapping, akit-bahay gang, pati droga, pinasok na. Magaling lang talaga, hindi mahuli-huli. Eto, sino tong isa? Yan. Yan ang palagi niyang kasama, boss. Maraming alam yan. Sige, hanapin niyo na to. Siguraduhin niyo lang na buhay ito pag dinala niyo sa harapan ko. Sige na, kumilos na kayo. Hello, Benedict. May lead sa isa pang suspect? Oo, meron na. Pero kailangan ko ang tulong mo. Mas maraming naghahanap, mas madaling makita. At mas madaling makakalabas si Isabel. Sige, magtulungan tayo. Salamat.
Angelo Diaz. Hello? Pwede kong makisuyo kay Scarlett Mercado? Pakisabi po, emergency, pinsan niya to. Ano, Patring? Hindi nila pwedeng mahuli yung lalaking yun. Baka kalaya na si Isabel, baka madiin ako. Tawagan mo! Hanapin mo! Patahimikin mo! Bahala ka, gawin mo anong gusto mo! Tandaan mo, idadamay kita pag hindi mo inayos. Total, nakakulong ka rin lang naman dahil sa pagpatayo. Eh, huwag na natin patagalin to. Gusto naming malaman sa'yo, ikaw ba ang pumatay kay Pining? O may nagputo sa'yo para patayin sa'yo? Ano? Kailangan ko ba itaktak para maglabas ng sagot? Uulitin ko yung tanong ko. Ikaw ba ang pumatay kay Pining? Sino ba yung Pining na yan? Si Pining, nakasalamin sa park. Ah! Di ba nakakulong ka na dito para sa murder? So, kahit di mo aminin, o itanggi mo man, nakakulong ka pa rin. So, mabuti pa, magsabi ka na lang totoo, maamin ka na lang. Oo na, naalala ko na. Ako bumaril dyan. Eh, bakit mo binaril? Sino nag-utos sa'yo? Ang alam po si Scarlett nag-utos sa'yo. Walang nag-utos sa akin. Imposible mo na nag-utos sa'yo. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta tigilan niyo na ako. Nakakuha niyo na gusto niyo. Kailangan pa rin namin ang sworn affidavit mo. Pirma ka na lang. Hustisya ang gusto namin. At makaganti. Bahala kayo dyan! Ano? Benedict, tama na yan! May tinatago yung gagawin yan eh. Ang mahalaga, makakalayo na si Isabel. Tama na yan. Scarlett! Nag-work ang pagtapal natin sa bibig ni Kuya! Ayun, hindi siya nagsalita! Pero makakalaya na si Isabel! Ha? Bakit hindi mo inutusan yung lalaki na ituro si Isabel na mastermind? Ha? Di mo naman sinabi. Siyempre, nawala rin sa isip ko. Boba ka talaga, pati. Boba ka. Kaya hindi ka nakapasa ng bar eh. Wala ka kasing utak. Common sense na lang. Ano ba? Wala ka pa. At least, hindi ikaw ang naiturong mastermind. At ano gusto mo? Magpasalamat ako sa'yo dahil makakalaya si Isabel dahil dyan sa katakahan mo? Hindi pwede. Gumawa ka ng paraan at hindi siya pwedeng lumabas dito. Ay naku, wala akong magagawa. Basta kung gusto mo siyang nandyan, di huwag mo siyang patapakin sa pinto. Alam mo, isang beses mo pa ako pilosopohin, ha? Ipadadampot kita, dadaling kita dito. Alam ko sa isang linggo na ang birthday mo. Pero meron akong advance birthday gift para sa'yo. Benedict, hindi mo naman kailangan kasi marami ka nang naitulong sa akin. Sigurado ko, hindi mo ito tatanggihan. Nakausap na namin ang isa sa mga suspects sa pagpatay kay Pinig. Umamin na umamin siya na siya ang pumatay. Inayos na ni attorney ang reversal of verdict mo. Makakalaya ka na. Malapit na, malapit na. Talaga, Benedict? Oh. Maraming salamat. Malapit na. Malapit. Salamat. Ang dami na nila. Ang bilis naman lumaki ng mga alaga nating tuba-tuba. Nakakatuwa. Mayora! Ako na po dyan. Ako na po magtatapos yan. Akin na. Alam mo, yan ang mamimiss ko sa'yo eh. Yung pagkamalalahanin mo. Pagkamatulungin mo.
kabutihan mo. Para kang itong mga herbal plants na tinanim natin eh. Dati, puro lason. Puro sakit ang laman ng kulungan na to. Pero ginamot ang mga sugat sa pagkatao namin. Kayo rin naman, Mayora. Kayong lahat. Alam niyo, kung hindi niyo ako inalagaan, siguro matagal na akong namatay. Katulad din ng mga halaman na to na kung hindi niyo poprotektahan, masisira. Huwag kang mag-alala, Isabel, dahil aalagaan namin lahat ng halaman na yan para lagi ka namin kasama. Ano ba kayo? Masyado kayong madadrama. Kayo rin naman, Mayora. Ang balita ko nga, malapit na kayo ma-acquit dahil babalitaan namin talaga naman talagang inosente kayo. Saka ano ba kayo? Matagal-tagal pa tayo magkakasama kasi matagal-tagal pa naman na mare-reverse yung appeal ko. Inosente pala talaga siya, no? Hindi siya inosente, no? Kaya hindi siya pwede makalabas dito. Ako ang dapat makalaya. So ang gusto mo, mabulok yung babae yan dito habang buhay? Natural. Dahil kapag nakalabas yan, pupuntahan agad niyan si Jonas at si Catherine. Ano sila? One bit happy family? Hindi ako papayag. Alam mo, Scarlett, ang daming preso na dapat sana lalaya na. Pero, hindi nakakalabas. Alam mo kung bakit? Ang drugs, walang katapat na piyansa yan. Diba? Wes, nagtatanim lang rin naman sila ng halaman kamot. Pwede magtatanim din tayo. Na magbawal na gamot. Sige lang, sir. Palugugin niyo lang yan. Sir, sigurado nandyan lang yun. Oo nga. Bahayang kwinta, sir. Siguro. Ano ginagawa niyo? Bakit niyo ginugin ang mga gamit namin? May nahanap lang kami. Ano? Sir, panigurado, isa sa kanila yung kumuha ng kwintas ko. Mga naiingit sa akin ang mga yan. Hoy, Scarlett! Hindi kami naiingit sa'yo no, kasi makapal ang mukha mo kasing kapal ng foundation mo. Hoy, grabe ka magsalita! Sige lang! Tingnan natin mamaya kung sino maglalagay ng makapal na foundation. Matakpan ng nakakahiyang mukha. Wala mo. Makikita natin yan, sir! Makikita niyo yung kwintas mo, grabe! Binigay pa sa akin niya eh! Ay, huwag kayo makabintang-bintang dyan, ha? Uy, ano yan? Ano to? Hala! Hala, grabe! Grabe! Okay ka naman pala eh. Akala ko puro ka lang angas. Alam mo, Jonas, okay naman ako maging kaibigan eh. Pero sabi ko nga sa'yo, di ba masama akong kahoy? Maswerte ka nga dahil pinipigilan ako ni Isabel sa'yo eh. Dahil ko hindi, siguradong naunahan ko pa yung puso mo sa pagpatay sa'yo. Jonas? Ganito ang dapat mong gawin. Kikita mo to? Carotid artery ang tawag dyan. Yan ang pupunteryahin mo. Sure ball, patay agad yun. Ayaw mo bang ipagawa na lang yan kay Narda? Expert naman tong tombing to eh. Ang gusto ko, ako mismo ang papatay kay Isabel. Hindi siya pwede makalabas habang ako nakakulong dito! Dapat pinatira mo na kay Narda. Alam niyo ba, pinapatay ko na siya noon pero nabuhay pa. Kailangan makalabas ako dito. Kailangan makaganti ako. Sorry po, Nay. Akala ko po kasi wala ka naman dapat. Sorry. Pangako ko sa'yo. Habang nabubuhay ako, pagtatanggol kita. Mahal na mahal kita. Ako lang ang mami mo.
At ayokong lumalapit ka sa iba, lalo na sa mga kaaway natin. Pero mami, nakalaya na po siya. Ibig sabihin po, nung wala naman po talaga siyang kasalanan eh. So anong gusto mong sabihin? Nagsisinungaling ako? Hindi naman po, mami. Pero sana lang po, nagsasabi ko talaga kayo ng ito.